Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang mga nakakatawang comments ng mga netizens buhat ng ilantad na si Sue Ramirez nga po ang magiging guest artist ni Alden Richards na mula pa sa kabilang bakod. Dito na po kasi na sense ng mga netizens ang kapangyarihan ng sarsuela. Bakit kanyo? Dahil tila baga palit-jowa challenge ang inabot ni Maine Mendoza at Alden Richards sa kamay ng kanilang mga managements. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman ng iba na si Panot at si Zu Ramirez ay nalingpo no, nito lamang sa isa't isa. Totoo naman po nangyari yun bago pa po siya mapunta kay Enchong D, itong si Panot. Diba? Tapos ngayon, biglang ganito ang siste. Mamaya idedetalye po natin ang mga kaganapan na yan. Ano? Kasama na rin po sa mga pag-uusapan natin ang nakakataba nga naman ang puso no, na regalo ni Alden Richards dito kay Daddy Bay. Na siya naman pong kinatuwaan ng mga netizens sa pagitan ng dalawang Paul Gerson na yan. Ano? Maraming salamat nga talaga sa kanilang lahat. At dahil sa mga pangyayaring ito, ang dami pong napasabi na kaya pala ganun ang nangyari sa anniversary ng Itbulaga at saka sa Thanksgiving gala ng GMA. Sabi naman po sa inyo, hindi tayo magpapahuli sa mga ganyang usapin kina Maine at kay Alden. Lahat po yan ay ating kaklaruhin at pag-uusapan po natin no, sa ating araw-araw. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo po magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pagsuport at magmamahal kina Maine at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan, nakaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, naku, ano pang inihintay mo, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang nakakapanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happening sa kanilang dalawa. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lang. Unahin po natin ang naging komento nitong si Miss Edwina Ocampo. Sabi niya rito, ano na ba GMA talaga palang di na kayo natuto. Kahit anong gawin nyo, di kikita ang concert ni Alden, talaga palang bingi kayo. Hindi nyo binibigyan ng hiling ang mga tao. At sarili lang ninyo ang iniisip ninyo. Take note, si Sue Ramirez pa talaga ang guest ni Alden. Hay nako, tama ang sinabi mo Mr. Pinas, nagtampo talaga sila sa bigas. Bahala kayo GMA, kayo yan eh. Magdasal na lang kayo kung kikita yan o hindi. Mamaya po no, ating pong iisa-isahin yung mga factors na talagang makakaapekto dito po sa concert ni Alden Richards. Hindi po tayo galit kay Alden dito ha. Let me just clear things, okay? Nagagalit po tayo dito sa nagmamanage ng concert ni Alden Richards. Okay? Dahil po paasa masyado eh. 'Di ba? May pasabi-sabi po ang GMA na bit-bit sa Maine Mendoza. Sa oras na ito'y pumirma. Eh, sa July pa ang pirmahan, ngayon pa lang, eh inilabas kaagad nila yung ganitong impormasyon. Diba? Talagang ano to, binoboycott nyo ba yung concert ni Alden Richards? Kayo mismong may hawak kay Alden? Diba? Maraming salamat po at ang ikalaw naman natin komento ay mula naman po kay Miss Doris Castillo. Ang sabi niya rito, Mr. Pinas, ano na namang ginawa nila? May magic na naman ba sila o focus-focus? Ay nako, malayo pa concert ni Alden. Ginagawa na kaagad ng magic, hintayin nyo muna ang desisyon ni Maine. At pagpirma ni Maine, Paul Gerson, hindi na kayo makapaghintay sa dalawang mag-asawa. Talaga, gagawin nyo lahat. Para paghiwalayin ang mag-asawa, ito lang yung hindi nyo mapaghihiwalay. Dalawa kasi, no? Kasi nga, destiny, tinadhana, pinag-isa, kaya di pwedeng paghiwalayin ni naman. Thank you sa update, Mr. Pinas Showbiz. At sa pagbasa ng comment ko, you're always welcome po Miss Doris Castillo. At pag-usapan po natin itong dahilan kung bakit ngayon pa lang eh inilabas na po nila ang impormasyon na hindi si Maine kundi si Sue ang makakasama sa concert. Okay? Mamaya po ating idedetalye ang mga bagay at kaganapan na yan sa kanila. Dahil kung ano-ano na naman ang lumalabas no, sa kukote nitong mga toxic Alden fans.
may mga dahilan pa po sila na kasi si Alden Richards matatapos ng kontrata sa GMA, siya ay lilipat na sa ABS-CBN. My goodness people. Wala na network yung ABS-CBN, 'di ba? Wala na nga silang prangkisa. Palilipatin niyo pa si Alden doon. Mamaya kaklaruhin po natin 'yan. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss kay Nanay Melly Maninga. Sabi rito ni Nanay Melly, "Hello Mr. Pinas, 'di ba si Alden ang producer ng Forward Concert or GMA? Bakit walang magawa si Alden na maging guest niya si Maine? 'Di ba? Sinabi ng GMA na makakasama ni Alden si Maine sa US concert pag pumirma sa Sparkle. Bakit ngayon may lumabas sa picture na guest? Totoo ba 'yan, Mr. Pinas? God bless." Isa po sa aming ka-team ang nag-message po dito kay Miss Su Ramirez, Nanay Melly Maningas. At si Miss Su Ramirez na nga po ang nagkumpirma na totoo po ang poster na yon. Na kung sino man ang gumawa ng poster na yon, ang pangit nga ng pagkakagawa ng poster. Sa totoo lang, no? Ang pangit talaga ng poster. Kung wala lang si Alden doon, Diyos ko po, no? Ang sarap silaban at ipang barot sa etches. Karoon doon si Alden eh. Si Alden na lang talagang bumitbit doon sa poster na yon, ano? Well, kinumpirma po nila yan. No, kinumpirma po yan ni Miss Su Ramirez. Nasa Twitter na rin po yan, nasa Facebook na rin, at nasa Instagram. Okay? Wala pong, at yung tungkol po sa katanungan ninyo na GMA ba or si Alden ang producer ng Forward. Ngayon, let me just clear things po, okay? Ito po yon ang sistema nun. Yung Forward concert na yan, it's a charity concert. Okay? Kay Alden Richards po nila pinangalan ang pagiging producer nito. Kahit na ang co-producer dito ni Alden ay GMA Network. Kapag kasi GMA ang nag-produce ng concert na ito at wala pong charity na naganap, ang mangyayari po niyan, malaki po ang kanilang babayaran. Pera-pera, why is po itong GMA eh? Kaya hanggang sa pagpuproduce ng concert, ginamit nila ang pangalan ni Alden Richards at pati na rin po ang kanyang tinatawag na foundation. Kapag ikaw kasi ay may foundation, kung di ako nagkakamali ah, kung hindi po ako magaling sa taxation, pero kung di ako nagkakamali, exempted ka sa tax once na ikaw ay mayroong charity. Okay? Yun po yung pagkakaalam ko as far as I know po. Okay? Kaya yung mga bigating personalities at yung mga taong mayayaman talaga sa Pilipinas, dinedeclare po nila na may charity sila. Dahil may epekto po ito sa koleksyon ng tax sa kanila. Yun po yung nangyayari doon. Kaya kahit na pangalan ni Alden Richards ang producer na nandyan, GMA pa rin po ang nasa likod ng lahat ng ito. Okay? Maraming salamat po, Nanay Melly Maningas. At ngayon, pag-usapan po muna natin bago tayo dumako dun sa Jowa Challenge na to, no? Na literal na inabot ni Maine Mendoza at Alden Richards. Punta muna tayo dito sa naging regalo ni Alden Richards, isang bagong sasakyan kung daw nagkakamali, no? Sabi nga ni Daddy Bay sa kanyang IG story, "Domo arigato Alden Richards," no? Kay Alden. Nung naalala niyo na nag-post si Alden na kung gusto ba ni Daddy Bay ng pick up. 'Di ba? Yun yung tanong ni Alden. So, kung di ako nagkakamali at syempre hindi naman tayo ano dito, no? Hindi naman tayo batikan pagdating sa mga sasakyan. Malamang at sa malamang, ito po ay isang pick-up truck, no, na binigay ni Alden kay Daddy Bay. Malalaman natin, hindi pa naman po pinopost ni Daddy Bay, ano? Well, ganyan po talaga maglambingan si Alden at saka po itong si Daddy Bay. Alam niyo naman si Alden bilang anak, di ba? At maraming salamat po doon sa mga nagsasabi na talagang inspirasyon nila si Alden Richards pagdating sa pagiging family-oriented. Thank you po, no? At punta na nga tayo sa sentro ng ating mga updates, no? Ano nga yung tanong natin kanina? Bakit meron ka agad na lumalabas ng ganito kahit na hindi pa nakakapirma sa GMA si Maine Mendoza? Ito ho ang sistema dyan, okay? May mga tao pong ayaw na si Maine Mendoza ay pipirma sa Sparkle sa GMA dahil magkakaroon ng bridge ang gap between Maine and Alden pagdating po sa showbiz. Okay? Magiging makatotohanan po kasi ang magiging pagsasama ni Maine at saka ni Alden in public sa oras na si Maine ay pumirma dito. Yan po yung nakikita ng mga netizens at mga eksperto po sa showbiz. Ngayon, literal na palit jowa challenge ang inabot ni Maine at saka ni Alden dito po sa magiging concert ni Alden Richards
sa USA. Alam naman natin, bago pa, ulitin ko lang ha, bago pa maging si Panot at saka si Eng Chonggo, okay? Bago pa maging si Panot at saka si Eng Chonggo, eh talaga pong nalilin po itong si Panot dito kay Su Ramirez. Alam naman natin yan. Hindi tayo galit kay Su ha. Wala tayong ginagagalitan yan maliban kay Panot. Okay? So, yan ho yun. Ngayon, pinalalabas nila, ito po ang kanilang palabas ngayon. Ito po ang kanilang karakas ngayon. Ito po ang kanilang sarsuela. Na si Main ay kay Panot, si Alden naman ngayon dito po kay Su Ramirez. Dahil ang dami po eh, lahat ng naling kay Alden, sablay eh. Bea, sablay. Jasmine Curtis Smith, sablay. Diba? Rita Daniela, sablay. So ngayon, Su Ramirez. Tignan nyo ho ang mga GC. Tignan nyo rin po ang mga comments sa mga Alden fans. Puro pambubugaw na naman. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.